Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Out of your freaking mind! Hinireject mo talaga yung anak mo! Makikinig ka na lang ba sa mga sinasabi sa'yo nila Moira at Zoey? Pagkatapos ngang itinakwil ni Dr. Tanyag ito ngang si Annalyn, kaya agad naman na sinundan ito ni Giselle upang kausapin. At sinabihan niya nga ito kung nasisiraan na ba daw ito ng bait itong si Dr. Tanyag na itinakwil niya itong kanyang anak na si Annalyn Santos. At pakinggan itong sina Zoey at Moira dito nga sa mga pangluloko dito nga sa kanya. At hindi naman makareact itong si Dr. Tanyag dahil napaniwala talaga siya ng husto dito sa injured na nangyari kay Moira na nagkukunwari ngang napilayan nga ito dahil nga daw sa ginawa ni Lynette dito nga sa kanya. At dahil nilinaw din ni Annalyn dito kay RJ na hindi daw masamang tao itong kanyang ina at napalaki nga daw siya ng maayos nito at kasama nga itong si Annalyn daw sa mag-oopera dito nga sa dalawang kambal na conjoined twins at pinakaunang gagawin nga ito sa Pilipinas. At ang sugot naman dito ni Dr. Tanyag na wala na nga daw siyang pakialam dito kay Annalyn Santos. At dito naman napaluha na lamang at nasaktan talaga ng husto itong si Annalyn ngayon sa mga sinasabi nga dito ng kanyang ama. At kahit ganun pa man ay nakiusap naman itong si Lynette dito sa kanyang anak na sana raw ay huwag mawala ang respeto dito ni Annalyn sa kanyang ama. Dahil ama niya pa rin daw ito at kinakailangan na nasa puso pa rin daw itong si Dr. Tanyag. Yun naman ang sabi ni Lynette. At hindi naman nakakibo at hanggang pag-iyak na lamang ang itinugon nga dito ni Annalyn. At nang makaalis nga itong si Dr. Tanyag, di nila alam na bumalik nga ito. At narinig mismo ni Dr. Tanyag ang pinag-usapan dito ng mag-ina na Zoey at Moira na napaniwala at nabilog nga daw nila itong ulo ngayon ni RJ na tiwalang tiwala sa kanila na pinagmukha nga itong si Lynette ang pinakamasama nga na sinaktan nga itong si Moira at kinuntsaba nga itong si Dr. Reminesces upang maisagawa naman ni Moira itong kanya mga plano. At dito naman na awang-awa itong si Dr. Reminesces dito nga kay Lynette dahil alam niya napakana ng lahat iyon ni Moira at dahil walang ngang nagawa itong si Dr. Ray kundi ang sumunod nga dito kay Moira dahil hawak naman siya nito sa lieg. At dito na nga na sinabi niya kay Patricia Minor na dapat daw ay magsuri nga siya dito kay Lynette at dapat din malaman ni RJ na hindi totoo ang mga binibinta nga dito ni Moira. Napipilitan lamang siya na kontsabahin ito dahil nga ay hawak ni Moira itong sikreto na ipinimigay nga ni Dr. Reminesces itong gamot na malapit na ngang mag-expire. At kinuntsaba pa nga nito ang pharmacy na kakilala naman ngayon dito ni Dr. Reminesces. At wala namang masama daw dahil tumulong lamang siya dito nga sa mga kapos na hindi makakabili ng gamot. Kaya kaysa masira ay mas naisin na lamang daw ni Dr. Reminesces na ipamigay na lamang daw sa kanila. Subalit ay malaking bawal daw pala ito dahil ay labag nga ito sa kanilang posisyon at pwedeng matatanggalan nga daw ng lisensya itong ang si Dr. Reminesces at magkaroon ng bad record dito nga sa Apex at wala daw ospital na tatanggap dito. At dahil tinanong naman ngayon ni Dr. Patricia kung ano nga itong pang-blackmail dito ni Moira, napilitan naman na sabihin ni Dr. Reminesces na hindi niya nga kagustuhan na ipamigay iyon dahil gusto lamang niya na tumulong. At tutulungan naman ito ni Dr. Patricia na ipaliwanag nga dito kay Dr. Tanyag na hindi totoo ang mga ibinibintang ni Moira dito nga kina Lynette at Annalyn. Kaya yan po ang ating pakaabangan bukas mga idol. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat sa inyong panonood.